Welcome to QrepubliC. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Welcome back po to QrepubliC. Today ang i-discuss po natin is ang stock na dito CME. So kung ano po ba yung mga kailangan nating malaman dito tungkol kay dito CME? Kasi marami po sa atin ang nagda-doubt na itong si dito CME is iba kay dito Telecom. And ang sinasabi nila, si Chelsea po talaga si dito Telecom. Also, yung pinaka-common na naririnig natin currently dito sa dito CME is yung pagkakaroon ng dilution. Kasi itong si dito CME, meron siyang outstanding shares ngayon na 2.8 billion. And doon sa napagmitingan nila last December 2019 and just I think this July 2020 is kumbaga parang pangalawang beses nang inaprobahan yung pag-i-increase ng shares from 2.8 billion to 40 billion which is until now hindi pa rin po nangyayari. So ang isa sa mga tatalakayin natin dito is yung relationship ni dito CME kay dito Telecom. And also, kung ano ba talaga yung shares dilution and kung ano ba yung maaaring mangyari once na na-infuse na yung 40 billion, kumbaga parang maging total na yung outstanding shares niya into 40 billion. So first, let us establish kung kailan ba siya naging dito CME. So previously po, ang pangalan po nito ni dito natin is ISM Communication, itong si dito CME. So ngayon po, nagkaroon sila ng meeting or naaprubahan ito ng board of directors or stockholders ni ISM na palitan itong pangalan nila last December 10, 2019. And then, inaprubahan ito nung SEC last March 6, 2020. So hindi po talaga dito CME yung pangalan niyan. Previously, ang pangalan po niyan is ISM Communication Corporation. Ngayon, what is the relationship of dito CME to dito Telecom? So, nagkaroon po sila ng meeting noong July 28, 2020 and yung COO po nila na si Donald Lim which is previously a staff of ABS-CBN. I just forgot yung title niya po o yung position niya doon. So, sinabi po ni Mr. Lim na dito CME will own indirect interest into dito telecommunity once the necessary governmental approvals are obtained and the appropriate transfer documents are executed. So, up until today, wala pa po tayong balita dito kasi itong meeting nila was or happened nas July 20, 2020. So, kumbaga, ang sinasabi dito sa statement na to is currently, wala pong kinalaman itong si dito Tel kay dito CME. Kailangan pa po ng necessary approvals bago po magkaroon ng parang indirect interest itong si dito CME kay dito telecommunity if we are going to base on this statement. Ngayon po, meron po tayong nakuha mga information. So ito yung mga parang naging research natin. And first, yung dito Telecom po, ang dati po niyang pangalan is si Ms. Latel. Matatandaan po natin kanina, ang sinabi natin, ang dating pangalan ni dito CME is ISM. Ito naman si dito Telecom, ang dating pangalan niya is si Ms. Latel. So, na-approve po itong 25 years na panibago kay dito Telecom this year. So, meron silang franchise to operate ng additional 25 years. Ngayon, itong si Dito Telco o itong si Ms. Latel composed of Udena Corporation, Chelsea, and China Telecom. So, kumbaga parang joint forces po sila dito kay Dito Telco. Ngayon, ito naman po si ISM. It had fully acquired UIS Udena Communication Media and Entertainment Holdings. So, nung nag palit po sila ng pangalan into dito CME, inacquire po ni ISM yung buong
Udena Communications Media, which is also related into the Udena Corporation. Ngayon, Udena Communications Media and Entertainment Holdings Corporation is intended to be the parent entity that holds the Udena Group's shares in telecommunications media and entertainment business, ISM said. So, makita po natin itong mga link na nasa ilalim. Doon po natin nakukuha itong mga source na ito. So, kumbaga, ang sinasabi po ni ISM, itong Udena Communications Media is parang magiging parent entity na hahawak ng telecommunication under Udena's group shares in telecommunication. Also, ito pong si Udena has 6 major businesses. So these are Phoenix Petroleum, which is also listed in PSE market, Chelsea Logistics, Udena Development, Udena Infrastructure, Enderan, and PH Resorts. So lahat po sila is under Udena Corporation. So dito po sa mga information na nakuha natin, though kanina sinasabi po natin na wala talagang kinalaman itong si dito CME sa dito telecommunication. Kasi kumbaga wala pa yung government approval. Kaya alam po kasi, itong ISM is inacquire na yung buong Udena Communications Media. So kumbaga parang hindi siya nakasulat or hindi siya nakapublish into an article or in any paper na related itong dalawang ito na si Dito Telecom at si Dito CME. Pero sa mga companies na inacquire or yung sa company na inacquire ni ISM at yung company na nagmamay-ari dito kay Dito Telco, somehow makikita natin na merong relationship. So hindi po natin kino-confirm dito sa video na ito na itong si Dito CME is related kay Dito Telecom or sila ay iisa. Ito po ay yung mga research lang natin. Kasi sabi nga po natin kanina is wala pa po talaga silang nilalabas na parang news regarding dito kay Dito Telco at Dito CME. And per their last meeting is intended pa lang po magkaroon ng parang indirect support or interest or hold itong si Dito CME kay Dito Telco. Kumbaga, it's still under government approval. Pero ito po, yung according sa research natin, is somehow mapagtatahi po natin na, kumbaga, may relationship sila. Hindi pa lang siya na papublish. So, after checking itong research natin, kung may relationship ba itong si Dito Telco kay Dito CME, check naman po natin itong news galing kay billionario.com.ph. Kasi ito yung headlines niya. Dito CME Holdings Corporation gave the green light for the second time in 7 months its proposal to increase its authorized capital stock to 40 billion. Nabanggit po natin kanina sa introduction natin na 2.8 billion po yung outstanding shares ni Dito CME. And last December 2019, and ito nga, noong July, nagkaroon sila ng meeting and nagkaroon na ng pangalawang approval. So, inaprubahan na siya noong December. Inaprubahan pa ulit siya nitong July na ma-increase itong 40 billion additional stock or additional shares. However, we don't have the full details yet. Kumbaga parang generally sinabi lang nila na i-increase po nila yung shares o yung additional stocks nila into 40 billion pero hindi po sila nagbigay ng specific information sa lahat. Kumbaga parang nilabas lang po nila na ito nga yung napagmitingan nila, i-increase yung 2.8 to 40 billion. So yun lang po yung clear na information na meron tayo ngayon. Hindi pa natin alam kung paano nila gagawin yun at kung kailan. So ito po is makikita natin itong disclosure na to sa PSE Edge, or makikita nyo rin po siya sa Investograms. Sa ayun nga po yung sinasabi na into from 2.8 billion magiging 40 billion siya. Ngayon, dito papasok yung
dilution kasi magkakaroon tayo ng additional shares. So first, let us define kung ano ba yung dilution or share dilution. Share dilution happens when a company issued additional stock. Therefore, shareholders' ownership in the company is reduced or diluted when these new shares are issued. Meron po tayong example dito sa baba. So for example, merong isang company na nag-issue ng 100 shares. Technically, kumbaga parang sa unang labas po nila, unang listing, nag-issue sila ng 100 shares. And itong si shareholder A owns 10 shares. So therefore, itong si shareholder A hold 10% relative ownership in the company. However, if in a second round of investment, the company issues a further 100 new shares, so magiging total ng 200 na siya, itong si shareholder A will now hold 5%. Dinoble yung shares, pero yung shares na hawak ni shareholder A is hindi naman na doble. So therefore, nabawasan siya into 5% increase. So more likely, ang mangyayari po sa atin, kung meron po tayong hawak na shares ni dito CME, once na nagkaroon na po tayo ng dilution, is same thing dito sa example na to. So, kumbaga parang, yung shares na hawak natin is hindi siya magbabago. Ganun pa rin siya. Pero when it comes to the price, yun yung hindi pa natin alam as of the moment. Kasi nga, yung nilabas lang nila is inaprobahan 2.8 billion to 40 billion. Siyempre, nagre-raise sila into the ng mga capital para masuportahan yung current na business nila. Kung mapapansin nyo itong sila Globe and Smart, meron po silang at least 200 billion sa market capitalization nila. And ito pong si Converge na meron nga po tayong IPO within the weekend, lalabas siya sa listing on October 26, is nagre-raise siya into 20 to 30 billion para po sa market capitalization. And ito pong si dito CME natin, currently, ang market capitalization niya lang po is mababa, which is 17 billion. So, isa siya sa mga paraan para mapataas natin yung market capitalization natin is to increase yung shares na hawak ni dito CME from 2.8 billion to 40 billion. Pero, sa tanong po natin kung magkano ba yung magiging presyo ni dito CME once na na-dilute na itong 40 billion shares na to. And to tell you honestly, ang honest answer po natin dyan is wala po tayong information as of the moment. Kasi meron din po tayong paraan or pwede rin po silang mag-share swap nitong si Chelsea dito kay dito CME para ma-cover yung i-add na additional na shares or stocks dito kay dito CME. Pero hindi pa po natin alam yan or hindi pa po natin ma-confirm kung ano po mangyayari. So far, ang information na meron lang po tayo is i-increase yung 2.8 billion to 40 billion. So, what I'm trying to say this is that we have to be cautious po dito kay dito CME as of the moment kasi nasa in transition po siya. And remember, mag-ooperate na siya, I think, by next year. So, magkakaroon tayo ng, I think, drastic change dito once na nag-operate na siya. Kasi ang kailangan una nating ma-establish dito is sino ba itong si Dito Tel? Kailangan mailabas na nila na related itong si Dito CME kay Dito Tel para dito na talaga magkakaroon ng mga investors. Kasi itong si Globe, tsaka si Smart meron na, then itong si Converge meron na, itong kay Dito CME, medyo hindi pa siya ganun na-establish. So far, ayan po yung aabangan nating mga information or balita sa mga susunod na araw or linggo. Check lang po natin maigi from time to time and bibigyan po natin kayo ng update sa mga susunod na videos po natin kung ano na po yung parang bagong balita regarding dito sa shares dilution. So sa ngayon po, as what we have checked naman, meron po tayong consistent support sa ating mga
net foreign. And itong price na tinatakbo ni dito naman ngayon is somehow in between 5 pesos and into 6 pesos. So far, kung kayo po ay nagtitrade, okay lang kasi from time to time, pwede naman tayong bumili or magbenta. Pero kung kayo ay nag-i-invest and you have to make sure na kung ano bang kakahinatnan, kung gusto nyo malaman kung magkano ba magiging value niya after nang magkaroon ng shares dilution, I suggest you have to observe first. Kasi sa ngayon, medyo baga parang nakahang tayo. Yung information na meron tayo is general information lang. Wala pa mga specific information. So, yun lang po muna sa ngayon. And bibigyan po namin kayo ng update sa mga susunod na videos natin regarding with this 40 billion dilution dito kay Tito CME. So maraming salamat po sa oras ninyo. I'll see you soon. QrepubliC.